Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel at welcome kayo sa aking kusina, ang kusina ni Mama Bel. Ngayong araw na ito, may nag-request sa atin ng puchero, chicken puchero guys. Ito na ang request mo at ito ang ating mga sangkap. Siyempre kailangan natin ng chicken. Ayan. Iniiba ko siya sa mga ganitong kalalaki pang adobo cut. Yan, kailangan natin ng kamatis, bawang, sibuyas, carrots, saging na saba, patatas, paminta, asin, meron din tayong sugar, optional, meron tayong tomato sauce, seasoning mix, ayan, pork sabor, at meron tayong pechay. Kailanganin din natin ng cooking oil para sa ating paglilisa. So, umpisahan na natin para hindi na tayo magtagal. Ayan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe nyo na po at i-click nyo ang tiny bell para updated po kayo sa lahat ng aking mga luto. So, simulan na po natin ang pagluluto. Sasangkot siya natin ang ating manok. Lagay na po tayo ng asin para magkaroon na po ng lasa ang manok. Kailangan sangkot siya na sangkot siya siya para talagang lumabas yung lasa ng ating manok. Tatakpan po muna natin para po mas lalong lumabas yung katas ng manok. So ayan po, pag nakita niyo na po na ganyan na ang itsura, nag-release na po ng katas ang ating manok. Ayan o, nagkatas na po siya. Ayan. Lalagay po tayo ng tubig, konting sabaw. Ayan, hintayin lang po natin siyang kumulo. So, ayan guys, kumukulo na po ang ating manok. Ilalagay na po natin yung ating yung monte tomato sauce. Lagyan na po natin siya. Natataka kayo guys, no? Mama Bel, bakit ang dami-dami mong niluluto? Katong pamilya kasi kami dito guys. Kaya marami kaming niluluto. So yung pagluluto namin dito, isa na lang. So ako lagi yung nagluluto. Kinokontento na rin.
Ilalagay na po natin yung ating mga carrots and aray, patatas. Aray ko. Para lumambot na rin po siya. Ayan, kumukulon ako ang ating maglalagay lang po tayo ng corn starch. Ayan, ano lang po tayo ng corn starch para umapot yung ating sabaw. Konting-konti lang. Optional lang naman po yun. Kasi hindi tayo nakabili ng ano, ng tomato paste. So, corn starch yung ginamit natin. Dito guys, ilalagay na po natin yung ating sabaw. Timplahan na rin po natin. Lalagay na din tayo ng seasoning mix. Gamit ko dito ngayon ay nam-nam. Naubusan kasi tayo ng yung lagi natin ginagamit, yung pork sabaw. Lalagay na din po tayo ng konting asin. At ng ating sikretong sangkap, sugar. Lalagay na po natin yung ating echay. Pakuluan lang po natin ng 1 minuto. Yan, pwede na po natin siyang i-serve.